Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang pagpapahayag ng Ebanghelyo ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, tinanong ni Jesus ang mga alagad ng patalinghaga, maari bang maging taga-akay ng bulag ang isa ring bulag? Kapwa sila mahuhulog sa hukay kapag ginawa ang gayon. Walang alagad na higit sa kanyang guro, ngunit kapag lubusang naturuan, siya'y magiging katulad ng kanyang guro. Ang tinitingnan mo'y ang puwing ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang tahilan sa iyong mata. Paano mo masasabi sa iyong kapatid, "Kapatid, bayaan mong alisin ko ang iyong puwing"? Ngayong hindi mo nakikita ang tahilang na sa iyong mata, mapagpaimbabaw. Alisin mo muna ang tahilan sa iyong mata at makakakita kang mabuti. Sa gayoy, maalis mo ang puwing ng iyong kapatid. Walang mabuting punong kahoy na namumunga ng masama at walang masamang punong kahoy na namumunga ng mabuti. Nakikilala ang bawat punong kahoy sa pamamagitan ng kanyang bunga, sapagkat hindi nakapipitas ng igos sa puno ng aroma at di rin nakapipitas ng ubas sa puno ng dawag. Ang mabuting tao ay nakapagdudulot ng mabuti sapagkat tigib ng kabutihan ang kanyang puso. Ang masamang tao ay nakapagdudulot ng masama sapagkat puno ng kasamaan ang kanyang puso. Sapagkat kung ano ang bukang bibig, siyang laman ng dibdib. Mga kapatid, ito ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po, gabi po sa inyong lahat. Magandang gabi po sa inyo, Father. Si Jesus ay nagtuturo, ano, at siya ay nangaral sa bundok at sa kapatagan at napakarami siyang itinuturo, ano. Mga pirapirasong pangaral, ano. Sinabi ni Jesus na huwag kang manghusga para hindi ka husgahan. Ikaw ay magpatawad at ikaw din ay patatawarin. Magbigay ka at ikaw ay bibigyan, siksik, liglig at umaapaw. Diba? Yan ang mga turo ni Jesus. Ha? At dito sa Ebanghelyo natin, bilang pagpapatuloy, ano, ay sinabi ni Jesus na maari bang maging taga-akay ang isang bulag, ano, sa kanyang kapwa bulag. Ano, hindi, pareho silang mahuhulog sa hukay. Huwag mong sabihin na, "Kapatid, ano, hayaan mong alisin ko ang tahilan sa iyong mata, gayong hindi mo nakikita, ang puwing sa iyong mata, gayong hindi mo nakikita ang tahilan, ano, sa iyong mga mata." Ano? Walang mabuting punong kahoy na namumunga ng masama at walang masamang punong kahoy na namumunga ng mabuti. Ang mabuting tao ay nakapagdudulot ng mabuti sapagkat tigib ng kabutihan ang kanyang puso. Ang masamang tao ay nakapagdudulot ng masama sapagkat puno ng kasamaan ang kanyang puso. Sa kanyang puso nanggagaling, ano, kung ano ang laman ng kanyang bibig. Mga kapatid, sa panahong ito, tinuturuan tayo ng Panginoon na maging totoo, ano, at maging mabuti, maging tapat. Ano. Ang isang tao na nakabase sa katotohanan ay kailanman ay hindi magkakamali. Ano. Kaya nga, kapag ka, ang isang taong nagtuturo ng mali ay parang isang bulag na taga-akay. No? At kapag ka siya ay bulag, tinuturo niya ay mali, sigurado siya ay mahuhulog sa hukay.
At kung sino man ang kanyang tinuturuan ng mali, iyon din ay mahuhulog sa hukay. Kaya pare-pareho silang mahuhulog sa bangin. Ibig sabihin, pare-pareho silang babagsak, lulugmo. Kaya nga, sinisikap natin ang buhay natin ay laging nakabase sa kung ano yung totoo. At ang sinasabi natin, palagi ay dapat na nakabase sa kung ano yung totoo at tama. Sa panahong ito ngayon na napakarami yung disinformation. Ano po? Kahit sa internet, makikita natin yan, mapapanood natin, maririnig natin, na napakaraming maling impormasyon ang ibinibigay, parang ifinifeed sa atin. At kung hindi tayo magiging kritiko o critical, maaring tayo ay maakay sa mali. At kapag ka mali yung ating sinusundan, tiyak na tayo ay mahuhulog sa bangin. Kaya nga, tayo ay dapat na nagiging palaging nasa sa panig ng tama upang sa gayon, anuman yung sinasabi natin, anuman yung ginagawa natin, alam natin na tayo ay nakapagdudulot ng tama at maganda sa ating kapwa. Sinabi rin ni Jesus na ang mabuting tao ay nakapagdudulot ng mabuti sapagkat tigib ng kabutihan ang kanyang puso. Sinabi niya na kung ano ang bukang bibig, siyang laman ng dibdib. Sa Latin, ex abundantia cordis os loquitur. Kung ano'y laman ng iyong puso, siyang sinasambit ng iyong mga labi. Kung mabuti yung iyong nasa kalooban, mabubuting bagay din yung lalabas sa iyong bibig. Subalit, kung masama, marumi yung nasa sa iyong puso, ang lalabas din ay pawang mali at maruruming bagay. Kaya nga, ang ibig sabihin nito, mga kapatid, sikapin natin na maging malinis yung ating puso. Hilingin natin sa Diyos na linisin tayo. Hugasan tayo sa ating mga karumihan. Patawarin yung ating mga kasalanan. Ilayo tayo sa lahat ng masasama. Protektahan tayo sa lahat ng pwedeng sumira sa ating kaluluwa, sa ating pagkatao. Linisin tayo ng Diyos sa lahat ng uri ng karumihan. Upang sa gayon, anuman ang lumabas sa atin, mamutawi sa ating labi, anuman ang ikilos ng ating katawan, pawang malinis, malayo sa karupukan, malayo sa korupsyon. Mga kapatid, tayo ay mga anak ng Diyos. At dahil tayo ay mga anak ng Diyos, tayo ay instrumento ng Diyos. Tungkol sa katotohanan. So, mabuhay tayo sa katotohanan. Malayo sa pagkukunwari, malayo sa kasulingalingan, malayo sa haka-haka. Mabuhay tayo kung ano yung tama. Sikapin natin. At hilingin natin, lagyan tayo, gabayan tayo lagi ng Diyos na sana'y ang kalooban natin ay laging maging pure. Kalooban natin ay laging maging malinis. At maging halimbawa tayo para sa iba. Sapagkat ang kabutihan ay palagi na lamang nakakahawa. Anumang mabuting ating gagawin, ito'y paniguradong laging mamumunga ng kabutihan.
Yun ang ating pinangangatawanan. Yun ang ating pinaniniwalaan. Ano? Yun ang sinasabi ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kaya sa banal na misang ito, mga kapatid, pagtanggap natin ng banal na katawan ng Panginoong Jesus, naway gabayan tayo ng mga salita ng Panginoon. Linisin ng Diyos ang ating kalooban. Ano? Papasok tayo ngayon sa panahon ng Kwaresma. Ha? Ang panahon ng Kwaresma ay paghahanda natin para sa pagdiriwang ng muling pagkabuhay. Ito'y paanyaya sa atin na kailangan natin ng pagbabago patungo sa isang malinis na pamumuhay. Palagay ko, ito'y isang magandang okasyon na balikan natin ang ating mga sarili. Anong klaseng pagkatao meron ako? Ano-ano ang laman ng aking puso? Ha? Ako ba ay totoo sa aking sarili? At yung bang mga sinasabi ko, yung bang mga ginagawa ko ay base sa katotohanan? Naway maging ang Diyos ang maging lakas natin, ang Diyos ang maging gabay natin, ang Diyos ang maging liwanag natin sa layuning ito ng pagbabago. Pagpalain po tayo. Magsitayo tayo ngayon, ipahayag natin ang ating pananampalataya.